strategy natin, it's 1,100,000 po. And then, ano lang po siya? Review. Ang gulo po ng grass G is 17 inches po siya. This one. And then, keyless entry po. Actually, meron siyang road frame sa G. Meron siyang backup camera. This one. Ayan po. And then, we have two back sensor. Yung tinatawag na back sonar. This one. And then also, sa rear po niya, sa compartment. Ayan. Ganyan siya. Kaluwa po siya. Pwede po siya nating pa-front po siya. Rest G Auto, good for 7 packs po siya. Ang capacity niya po is 7. And of course, ang ating po ground clearance po. Ground clearance po ng Rest G is from ground. Hanggang po yung taas niya is for the first row and then the second row. Okay. Opo yun, kailangan po susunod tayo doon sa kami. Kami wala po po
hindi po yun. Hindi pa siya mamabot ng 1,000. Okay lang po yun. Basta as long as masunod po natin yung sales invoice kasi yan po yung hindi po natin sa period of service. Basta kung anything happens po, let me know para ma-assist ko po kayo. Lahat po, text nila lang ako. Kapag may mga ito po ba nga? Congratulations! Ako, meron naman po. Pero, pwede nila rin po kayo magpagas. Kung ano po, mas magpagas. Para sa kayo? Kaya pwede pa po yan. Meron po kami nakalagay na kayo. Plus yung reserve pa po. Pero mas maganda yung natin po yung video. May guess po yan. Kaya lang, gusto niyo po mas maganda pa po yung sa bahay. Kasi sa kanila po. Tapos, ang advice din po, kung nakapagas po kayo, dipilit po na kapinigay po ano po yung lalagay sa inyo. Kasi minsan may mga incident na yung si Kuya na dada, nakapag-lightwa. Kung nakuha pala, at least amazing. Ako, ang pwede naman siya. Gas po tayo, ang network, ang kapag-lightwa, ang kapag-lightwa, ang kapag-lightwa. Kasi makamagaya ang kapag-lightwa. Pero yung iba, nilalagay po dun sa tank niya, yung salib niya, lalagyan ang level. Para pag nakita po yun, at least, kita po yun. Oo, automatic na. Ang level po lalagyan. Kamusta naman yan? Ako yung magpubahan ninyo, ano? Ang ganda. Ano po ba? Na, ano po ba kayo? Surprise kayo kasi sa ating pubaw. Oo. Ang bilis. Ang bilis. Ang bilis. Akala ko po. Parang nalagay na ako ngayon. Oo. Akala niya hindi na ako. Sabi ko, hold on. Dapat mo natin ang pag-aari na lang sa... Hindi na siya makatulong. Hindi na siya makatulong. Ah, okay. Siyempre, ganun po kami. Araw-araw, tapit natin yung sasakyan. Pero at least, diba, bago magpasko, meron na kayo sasakyan. Thank you so much, Adriana. Thank you so much. Salamat, ma'am. Thank you. Salamat sa tulong. Palagi lang po siya nakalagay dito, or kaya sa packet. Yes. Para see to eat po na hindi niyo po nakakalimutan yung susi. Kasi meron din po siyang tendency na naka-under na po kayo, pero yung susi pala is nakalapag doon. Kasi between, ano po siya, yung clearance niya, nasa-sense pa rin po niya. May incident kasi kaming ganun. Na umaandaan, hindi niyo na po siya ma-off po yung engine. Yun lang po yung. Kaya kailangan, it's either nandito, or kaya, nasa packet niyo. Pero mayroon po kasi itong key alarm. Nag-ano po siya kapag nawawala po yung susi. Nagbi-blink. May blink po siya. Di ba pagkalimbawa medyo malayo ka pa, pagdala mo yung susi, automatic na mag- ano muna lang siya. Hindi mo siya, hindi mo na kailangan ipipindutin to. Apo. Ang clearance niyo po doon, yung distance niyo para ma-sense niyo po yung susi, is 12 inches po, isang ruler po. Ah. Pag medyo malayo-layo na kayo, nagbi-blink na po siya. Okay. Okay, i-apakan po natin maigi yung brake. Tapos yung push start button. Lagi na lang. Ayan. So, brake pa rin po tayo. Okay. And then, ayan. Ito po yung sa off ng aircon. Pansinin nyo po, wala po tayong ano, kapag yung kanyang sa second, ano po, nawawala po isa kasi may nag-seatbelt. Second and third. Yan. Ito, wala mga, hindi mga naka-seatbelt yung kapat. Naka-red, hindi siya naka-seatbelt. Yes, kaya madedetect nyo kung sino po yung mga hindi po nag-aalan ng seatbelt. This is hazard. Kasi ito po yung sa auxiliary. Pwede po kayo dyan mag-aang po ng charger. Ito po para to sa audio ko yun. Volume. May control na po siya doon sa steering wheel. Okay. Ito po ang headlight. Nakita niyo po yung gano'n, parang jellyfish. That's pag lang po yun. Pag lang. Ako, yan. Kita niyo po, nawawala po siya. You know, doon sa may kotse. And then, joystick po yung ating side mirror. Ipihit niyo lang po doon sa kanan. And then, i-adjust niyo po yung visibility niyo po kung saan po kayo mas convenient. Tapos ito po yung sa ating power lock. Ano siya, ma'am? Halimbawa na pa kanan dito lang niya. Pag
pakaliwa at yun naman. Apo. Magkanan po, pipihit niyo po itong yung de Rosca po siya, joystick. So, kanan, lagay niyo lang sa right, kanan po yan. Okay. Yan, tapos i-adjust niyo po kung ano yung mas convenient sa inyo. Tulad na ito, napansin niyo po ba? Ayan, no? Ayan. Na-adjust ko po siya. Here. Tapos, ito po sa automatic po yung sa window niya. Ayan. Light lamp. Apo, light lamp po yan. Kasi nagtanong. Okay, hazard tayo. Kasi tayo bababa. Drive po siya. 3 po. Nakita niyo po ito. Meron pong 3, 2, and lower grip po kasi ito eh. Ito po is pang manual po. Park, reverse, neutral, drive. Drive. Pag nakadrive po kayo, dito lang po ipaling. Tapos this side is third. Kapag yung pong gusto niyo mag-manual, ang purpose nito yung pag-aakyat kayo. Roger. Yes. Pag-drive po kasi, so flat surface lang po, patag lang po yung idinadrive niyo po dapat. Kapag medyo hirap po siya, nararamdaman niyo po as driver, nahirapan po yung makina, pwede pong tres, tapos dos, two niyo po siya, segunda, para makaakyat. Pag nakaakyat niyo po kayo, pwede na po kayo mag-tercera, which is yung third gear. Maliit kasi diretso drive lang eh. Opo yan. Tsaka maganda po ang ano, rush. Ano niyo po? Dada, marunong ka dada ha? Yeah. Kasi kanya naman si Sir sa Matic. Kasi ang Matic naman Sir, aalamin po kayo doon sa brake. Huwag po doon sa accelerator. Para just in case malito po kayo, nakaapak pa rin po ang paano doon sa brake. Service na po siya. At least meron na siyang scan copy po. Kailangan po kasi yung mga scan copy. Hi sir, kailangan po yung scan copy po na po ng CR. Ginawa po na po kayo na application yung pakapit na po kayo ng 4 na piraso. Para just in case na po kami nilagay doon sa isang yan. Kasi hindi
ba po, yung original niya po, is nasa bangko pa po siya. After fully paid po siya, nasasakyan. Tapos sa time lang po nang i-divide po ng bangko po, yung original sa akin. Terima kasih.